So, what's up guys? Welcome back po sa ating channel. At dahil rest day natin ngayon, makakapag-upload na naman po tayo. Bago ang lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like at nag-comment sa mga previous videos natin. Maraming salamat po. So, yun nga, in today's video, magbibuild naman po tayo ng Archer. Yan, bago yan. Yes, Archer naman po yung ibibuild natin. Last time, nag-build po tayo ng Dex type na swordsman. Kung hindi nyo pa po napapanood, link is on the description. And check nyo na rin po yung iba pa nating videos kung hindi nyo pa rin sila napapanood. May 3 types of archer sa run online. First, pow type na archer. Nowadays, di ka na makakakita ng gumagamit ng pow type na archer. Pero noon, nung e-games, maraming gumagamit nun. Second, in type na archer, which is goods na goods, pang boss hunt at party leveling. And lastly, yung dex type na archer, which is yung karamihan mong makikita ang ginagamit ng mga player na pang duel, pang PK, pang CW, etc. Okay? And in this video, yung gagawin nating archer or yung i-build nating archer is dex type na archer. Pero, yung dex type na archer na i-build natin, naka-upgraded guinea bow siya or UGB. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell icon para updated ka sa mga susunod ko pang upload. Okay? Okay. So ito na nga ang archer na i-reset natin. Kung makikita nyo, naka-in-type pa yan. Since in-type pa yung i-reset nating archer, gagamit tayo ng dalawang oblii. Yung unang oblii, gagamitin natin siya para malagay natin yung stats niya sa pow at masuot natin yung bow. Yung pangalawa, para malagay naman natin yung stats niya sa dex at makuha natin yung mga skills na kailanganin natin. Okay? Ito naman yung bow na suot natin ngayon at ito naman yung bow na isusuot natin or yung UGB na isusuot natin. Okay? At ito naman yung mga gagamitin natin, dalawang alloy ring, dalawang jade ring, dalawang silver ring, enhanced set para meron tayong additional na 20 sa dex, elite uniform set para meron tayong additional 17 sa int, Beidas necklace plus 5 to all stats, okay? So i-reset na muna natin siya para masuot na natin yung bow, reset natin sa pow, then ilagay na natin lahat ng stats natin sa pow, okay? So ayan, at isuot na natin yung bow. So ngayon naman, sunod natin gagawin ay i-reset ulit natin siya para malagay na natin yung stats niya sa dex at makuha na natin yung mga skills niya, okay? So ayan, meron tayong 526 na stat points. So ngayon naman, isuot muna natin yung mga item na merong additional sa dex, which is yung enhanced, dalawang jade ring, at yung Beidas, okay? So ayan, at na-master na po natin lahat ng skills niya sa dex. So ngayon naman, punta naman tayo sa int at sa etc. para kunin yung mga skills niya doon dahil importante rin yun yung mga passive na nasa etc.
So, since tapos na tayo sa dex, okay, doon naman tayo sa int. Isuot natin yung dalawang silver ring natin para makuha natin yung passive niya na skill na Eagle Sight sa int type. So, para saan ba yung Eagle Sight na passive na skill? So, yun po is dagdag range po yan. So, minamaster po yan. Okay? Since kulang pa rin tayo sa int, isuot na natin yung elite uniform set natin para meron tayong additional 17 stats sa int. So kung mapapansin nyo, meron ako ditong dalawang armor set, isang enhanced armor set at isang dynamic armor set. So anong pinagkaibahan ng dalawa? Yung enhanced armor set, mataas po yung base depth niya at meron po siyang additional na dex sa stats. Yung dynamic set naman po, mababa po yung base damage. Tanga talaga. Base depth niya. Pero meron po siyang additional na evasion sa armor. Yun po yung kinagandahan ng dynamic set. At yun din po yung kalimitan yung makikitang ibinibihis sa mga archer. Tinatawag nilang Eva type na archer. Okay? Yun po yung pinagkaibahan ng enhance at ng dynamic na set. Pero depende pa rin po yan sa RB o random value ng armor. Pag mataas yung RB, tumataas din yung base defense. Pag sa weapon naman po, pag mataas yung RB or yung random value, tumataas yung base damage. Okay? So ngayon naman, punta naman tayo sa pau. Kunin natin yung passive skill niya na bow mastery. So isuot na muna natin yung dalawa nating alloy ring para tumaas yung pau natin. Para konti na lang yung pau na ilalagay natin na stats. Okay? A few moments later. So ayan, at na-master na nga natin yung bow mastery. Isusunod naman natin yung armor piercing shot. Ito yung armor piercing shot, ano lang po ito, optional kung kukunin nyo siya. Okay, pwede mo siyang kunin, pwedeng hindi. Okay. Wala po siyang dagdag damage sa stats. Hindi nyo po siya makikita na madadagdagan yung stats nyo sa damage. Effect lang po yung nadadagdag sa kanya. Paanong effect? Kung nagdo-dota ka, yung effect niya parehas nung Battle Fury, leave damage or meron siyang splash damage. Okay? So since kulang na tayo sa skill points, hindi na natin siya mamamaster. Pero kung in-game matatapos nyo yung lahat ng SP quest or skill point quest, mamamaster nyo po siya. So ayun na nga, at tapos na tayong mag-build ng ating archer. So sunod natin gagawin ay mag-test damage naman po tayo. Okay? So andito na nga tayo sa main campus, at dahil may natira pa tayong 138, ilalagay na natin yun sa Vita. Meron tayong dagdag HP. Okay? So ito na yung buong stats ng ating archer na complete, self buffs. Okay, nandyan yung attack, defense, and yung evasion or avoid rate. So ayan, so test damage muna tayo sa Woodal. No. A few moments later. So ayan, andito na nga ulit tayo sa prison. Tapos na tayong mag-boost dun sa dalawa. So ngayon naman magte-test damage na tayo, okay? So ayan, andito na naman tayo sa ating paboritong spot kung saan tayo nagte-test damage. Get ready for the next battle. Since 109 yung avoid rate natin kanina or evasion, so expect na mag-miss talaga yung mobs sa atin. So pros and cons naman tayo. So first pros, yung pros ng ganitong build,
since pang-pow yung ginamit nating bow, expect na mataas yung damage output nga, lalo na sa character. Second, good siya pang duel kung sa mataas yung damage ng bow mo, tapos naka-dynamic set ka pa, mataas din yung chance na mag-miss sa'yo yung ibang character pagdating sa PK, duel, CW, or TW. Third, yung combo na SFTOD, pag nag-sync yun, mataas yung chance na wala nang matira sa HP ng tatama ang character. So, talagang deads na deads. Nice. So, cons, since naka-ipit bow tayo or pang-pow na bow yung ginamit natin, expect na lagi kang hihingalin yung character mo due to insufficient SP. So, dapat marami kang baong na SP pots. Okay? I hope nakatulong sa inyo ang video na to para magka-idea ka sa ganitong klase ng build. Again, thank you for watching. See you in the next video.